Okay, topic natin ngayon ay multiplies decimal and mixed decimals with factors up to 2 decimal places. So, punta muna tayo dito sa naming ng decimal. Review lang uli natin. Doon sa past video ko naman, meron naman na nito. So, okay, yan. So, yung una rito, yung 3 ay 1,000. 4, hundreds. 2 is tens. And 9 is 1. Ngayon, dito naman sa 3125, ito yung tinatawag na decimal. Binabasa natin yung decimal na yun pag itong number na to na end, itong tuldok na to ay end, 3 tenths, 1 hundredths, and 2 thousandths, and 5 ten thousandths. So, ayan po yun. Ngayon, review tayo ng rounding numbers kasi kakailanganin natin yan dito sa topic natin na yan. So, find the number, circle it. Ibig sabihin kung anong hinahanap, let's say, tens, iraround natin, yun ay si-circle natin. Then, titingnan natin yung look na next number. Titingnan natin yung kasunod niyang number. Then, ito yung sasalang-alang natin. 4 or less, just ignore. Kung 4 siya, pababa, hayaan na natin yun. Pag 5 or more, add 1 more. So, halimbawa, kung ang kasunod niya ay 5 and above, so, i-dadagdag natin ng isa dun sa may circle na number. So, example, round 2,579 to nearest 100. Circle 5 in the 100 place. So, yung 5 natin na may circle. Ngayon, titingnan natin ngayon yung number. So, yun yung 7. So, kung 7 siya, ibig sabihin, mas mataas siya sa 5. Kung mataas siya sa 5, it is 5 or more, so add 1 more to the 100 place. So mag-a-add tayo dun sa 5. Ngayon, magiging 6. So ngayon, yung ating 2,579, pag ni-rounds natin, magiging 2,600. So review lang yon, then example tayo. Round to the nearest tens. Tens, ibig sabihin, nasa decimal tayo. So, alin dyan yung tens? So yun yung 4. Ano yung kasunod niyang number? Titingnan natin yung 9. Nakita natin yung 9 mas mataas sa 5. Ibig sabihin, 5 and above, I mean. Then, iraronda natin, 3.5. Now, dito naman, round to the nearest hundreds. So, yung given natin dyan, 42 and 7, 8, 9, 4. Ibig sabihin, sa 100 tayo, yun yung 8. Anong kasunod? Yung 9. Oh, 9, 5 above, so mataas siya sa 5 above, nandun siya. Ibig sabihin, mag-a-add tayo ng isa. Kaya ngayon, magiging 42.79 na tayo. Hindi na siya 8 dahil nag-add tayo ng 1. Ngayon, process naman tayo on how to multiply decimals. So, meron lang tayong 3. Madali lang to. Now, multiply as normal or ignore the decimal. Multiply lang natin na hindi natin nakikita o hindi natin pinapansin yung decimal. 2. Count the total number of digits to the right of the decimal. Bibilangin natin yon kung ilan. Then 3. Apply the number of decimal places to the result starting from the right. Yan. Pag nabilang natin kung ilan yung decimal, yun ang imu-move natin from right to left. Para makuha natin yung tamang paglalagay ng decimal dun sa ating sagot. So, example tayo. 2.43 times 1.3. So, andito ngayon yung ating steps. Yan, 1, 2, 3 yan. Ngayon, pakita lang natin, sabi kasi doon, multiply as normal. Normal, ignore the decimal. So, ignore natin yung decimal. So, yan. Times, so 3 times 3, 9. 3 times 4, 12. Then, carry 1 tayo doon. 2 times 3. 6 plus 1 is 7. Next, 1 times 3 is 3. 1 times 4 is 4. And 1 times 2 is 2. Then, add tayo ngayon. Ngayon, syempre, pag mag-a-add, simula tayo dito sa right. So, since wala number dito, bring down natin yung 9. Then, 2 plus 3 is 5. And then, 7 plus 4 is 11. Kaya, may carry 1 tayo doon. Then, 1 plus 2 is 3. So, ngayon, yan ba yung sagot natin? 3,159. Pero hindi yan yung sagot natin pagdating dito sa tinatawag na
multiplying decimal na number one step niya ay i-ignore natin yung decimal. Ito yung tama. So, 2.43 times 1.3. Yung decimal ngayon, i-shift natin to the right. Pero, idadala natin doon yung point. Kasi mag-iiba na yung sagot natin, lalaking number. Sabi lang, i-ignore lang natin. Mag-multiply lang tayo ng ganun sa ginawa natin kanina nang hindi natin pinapansin yung decimal. Okay, ito yung tama. So, yan. Again, 9. 3 times 3 is 9 and 4 times 3 is 12. Then, carry 1 tayo. 2 times 3, 6 plus 1, 7. Now, 1 times 3, 1 times 4, and 1 times 2, yan sagot natin. So, i-add natin 9, then 2 plus 3, 5, 7 plus 4, 11. 1 plus 2 is 3. Ngayon, may sagot tayong 3,159. Ngayon, dito na yung sinasabi, since kanina nabanggit natin na yung decimal point ay nasa right, nandito na. So, ibig sabihin, mag-move tayo sa pool dito sa kanan, papunta sa kaliwa. Ilan? Yun ang tanong, ilan? Ngayon, bibilangin mo lang itong decimal places na meron tayo dito. Dito sa una, meron tayong dalawa. Isa, dalawa. At dito sa pangalawa, meron tayong isa. So, 2 plus 1, 3. So, tatlo ngayon yung imumove natin. Isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin, nandun nakalagay yung decimal places natin. Ngayon, since ang sabi dito sa topic na to ay 2. 2 lamang ang ating decimal, ibig sabihin magra-round tayo ngayon. Ngayon, kaya nag-review tayo ng rounding numbers. Ngayon, kung mapansin, yung kasunod na numbers ni 5, sorry, is 9, mataas sa 5. So, 5 above, ibig sabihin, add plus 1 tayo. Ngayon, plus 1, add tayo dito sa 5 ng isa. Kaya ang sagot natin is 3.16. So, malinaw na sana. Sa pa tayong example. So, 0.5 times 0.3. Again, multiply as normal. Ignore the decimal. So, multiply natin. And, kailangan yung decimal point dito, ignore na natin. Alam na natin na minub natin yon sa kanan. Ngayon, 3 times 5, na sagot natin ay 15. So, carry natin yung 1. So, 15 yung sagot natin. Bring down natin yung 1. Ngayon, dito sa 15, kailangan mabilang natin yung decimal. Sabi, count the total number of digits to the right of the decimal. So, bilangin natin. Sa una, isa. Sa pangalawa, isa. So, 1 plus 1 is 2. Kaya, 2 decimal places. So, dalawa ang imumove natin dito sa 15. So, isa, dalawa. So, andun yung point natin ngayon. So, ang sagot natin is 0.15. Ngayon, minabuti ko na maglagay ng kwan dito ng figure kung paano natin din minumultiply using figure yung mga decimal. Okay? So ito 0.5 multiply sa 0.3. So dito, itong isang kabuuan ng box na to is 100, one whole. At the same time ito, one whole. Yan. Kaya dito, 0.5, ibig sabihin, kung makikita ninyo, 50 piraso yung may shade. Tapos dito naman, 30 piraso. Kasi 10 by 10. Ayan, 50, then 30. Kasi yung 0.5, katumbas niya is 50 ng isang kabuuan o yung 100 boxes dito. Ayan. Ngayon, is equal to. Ayan na ngayon. Ito, imumultiply natin dito. So, ito, nakapa-vertical. Yung 0.5. At ito namang red ay naka-horizontal. Ngayon, yung kanilang point of intersection dito, yan yun. Yan ngayon yung sagot natin. Bibilangin natin yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Then, 1, 2, 3. 3 times 5 is 15. Kaya ang sagot natin is 0.15. Kung ano yung pinag-intersectan nila, yun yung sagot natin. Dito sa ginamit nating figure. Yan, example. 0.17 times 3. Yan. So, again, yung step 1, 2, and 3. Number 1, ignore. So, yung decimal natin, nasa right na. Isinip natin sa right. Ano? Then, 3 times 1 is 21. So, 1 na matitira dito sa baba. Tapos, carry natin yung 2. 1 times 3, 3 plus 2, 5. So, ito yung sagot natin. Then again, bibilangin natin step 2 kung ilan yung ating decimal digit. So dito,
dalawa. Sa pangalawa, wala naman. So, dalawa yung ating digits. So, count tayo, isa, dalawa. So, andun yung ating decimal. So, ang sagot natin, 0.51. So, again, ito, ginawang kulinang figure kung paano minultiply. Yan. Okay, tatlo. 0.17, kung makikita nyo, 17 lang itong may shade out of one hole na 100 boxes. So, dito rin, ibig sabihin, tatlong 17. Kaya, ang sagot natin, Ito, ipupuno natin ngayon dito sa box na to, kaya matitira lang ay 51. So, ibaba natin itong tatlo na yun dito. Ayan na yun. Kukuha tayo ng tatlo, ilalagay dito para mabuo siya. O, di magiging sagot natin ay 51 na lang. Kasi ilalagay natin itong tatlong ito dito. Ayan. Kaya 0.51. Tama yung sagot natin sa ginamit nating vertical. Isa pa tayo. 5.13 times 4.3. Yan. Again, ignore. So, yung decimal natin, dahil in-ignore natin, alam natin, nilagay na natin yon sa kanan. Decimal point, shift to the right. 3 times 3, sagot natin 9. 1 times 3, o 3 times 1 is 3. 3 times 5, 15. So, ilalagay na natin dito since wala nang kasunod na number. Then, ito naman tayo. 4 times 3, 12. Then, carry 1 tayo doon. 4 times 1 is 4, plus 1 is 5. 4 times 5 is 20. So, yun yung sagot natin. Ngayon, add na tayo. So, simula tayo ng pag-a-add sa kanan. So, bring down natin yung 9 dahil wala numero dito. 9, 3 plus 2, 5. 5 plus 5, 10. Carry tayo ng 1. So, 1 plus 1, 2. And wala nang number sa taas. So, sagot na natin ay 2. So, meron tayong sagot na 22,059. Kaso, sabi nga niya, bibilangin natin yung decimal places kasi yung decimal nasa kanan na. Bilangin natin, sabi doon. So, 1 sa una, 1, 2, sa pangalawa, isa. So, 2 plus 1 is 3. Ibig sabihin, tatlong beses tayo mag-move ng decimal simula sa kanan dito papunta sa kaliwa. So, isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin, nandun yung ating decimal. Ngayon, dahil 2 decimal places lang tayo, tingnan natin yung kasunod na number nung 5. N9 yun, mataas sa 5, ibig sabihin 5 and above, so add tayo ng 1. Kaya ang sagot natin is 22.06. Yan. Sa pa tayo, 5.132 times 0.12 o 12. Again, multiply. Yan. So, decimal point, shift to the right. Then, multiply tayo. Ignore natin yung decimal kasi nasa kanan na yung decimal. So, 2 times 2 is 4. 2 times 3 is 6. 2 times 1 is 2. 2 times 5 is 10. Okay? Then, 1 times 2, 2. So, pag pangalawa na, doon na tayo sa pangalawang digit natin itatapat yung sagot natin. Okay, 1 times 3, yan, 3. 1 times 1 is 1, and 1 times 5 is 5. Ngayon, i-add na natin. 4, then, 6 plus 2, 8. 2 plus 3, 5. 0 plus 1, 1. And 1 plus 5 is 6. So, yan yung sagot natin. Then, again, same procedure. Bilangin natin, sabi sa step 2. So, dito sa una, 3. Pangalawa, 2. So, 3 plus 2 is 5. So, ibig sabihin, 5 beses tayo mag-move ng decimal simula sa kanan dito, papunta sa kaliwa. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, dun yung ating decimal ngayon. Sabi nga, ay 2 decimal lang ang ating kukunin, kaya titingnan natin anong kasunod na number ni 1 ay 6. So, ibig sabihin mas mataas, kaya ang sagot natin ay 0.62. Ito tayo example. Yan. Then, again, yung ignore natin yung decimal, then yung decimal natin nasa kanan na, sineship natin sa kanan. So, multiply tayo. 4 times 6 is 24. So, carry 2. Then, 4 times 3 is 12 plus 2, 14. 4 times 4, so 16 plus 1, 17. Carry 1, 4 times 3 is 12 plus 1, 13. Pangalawa tayo, 3 times 6, so 8. Dito natin tatawat yon sa pangalawang digit. So, 18 yan, ang sagot. 3 times 6 is 18. Not 8, sorry. So, carry 1, then
3 times 3, 9, plus 1, 10. Yan. Carry 1. 3 times 4, 12, plus 1, 13. Then, 4 times 3, so, plus 1, ibig sabihin, ang sagot natin ay 10. 3 times 3, 9 plus 1 is 10. Then, 2 times 6, 12, carry 1. 2 times 3, 6, plus 1, 7. 2 times 4, 8. 2 times 3, 6. So, add tayo rito. Bring down na natin yung 4. Then, 4 plus 8, 12. Carry 1. So, ito ay 1 plus 7, 8. Then, plus 2, 10. Carry 1. 1 plus 3, 4. Plus 3, 7. 7 plus 7, 14. Carry 1. 1 plus 1, 2 plus 8 is 10. Carry 1. Then, 1 plus 1, 2 plus 6 is 8. Ngayon, yun yung sagot natin. Ngayon, magbibilang ulit tayo ng decimal places nang alam natin kung ilan yung ilalagay natin decimal. So, dito sa una, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Pangalawa, dalawa, isa, dalawa. So, ibig sabihin, lima tayo kasi 3 plus 2 is 5. So, sa pool dito, sa kanan, sabi kasi nakashift na yung decimal natin sa kanan. Sa pool dito, magmove tayo ng lima. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, ibig sabihin, nandun yung ating decimal. Ngayon, 2 places lang ang ating decimal na kukunin. So, ibig sabihin, nandito tayo sa hundreds. Titingnan natin yung kasunod. Since ito mababa sa 5 o 4 below, so, ignore na lang natin. So, kukunin na lang natin ito. Kaya, ang sagot natin, 8.04. Yan. Ngayon, dito naman, here's a mental math shortcut. When multiplying a number by a multiple of 10, just move the decimal point one space to the right for every 0. Ibig sabihin, ito, kahit ano bigay sa yung number, basta nakamultiply siya sa 10, yun lang ang gagawin natin, imumove lang natin yung decimal point. Tulad dito, number 1, 10 times 0.1234, ibig sabihin, 10, move lang tayo ng isa. So, ang sagot natin, 1.234, then 10, 1 space right, sabi. Yan. Then dito sa pangalawa, 100 times 0. Same given, 1234. So, dalawa yung 0, dalawa rin yung imumove natin sa pole dito. 1, 2, so ang sagot natin, 12.34, 2 zeros, 2 spaces right. Yan. Since dito, tatlo, makikita natin, tatlo rin yung imumove natin, kaya andito na yon. So, 1, 2, 3, dito na, 3 zeros, 3 space right. So, ang sagot natin, 123.4. So, dito naman, kung makikita nyo, ilang zero na yan, bibilangin na lang natin, 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, apat na, move tayo. 4 zeros, 4 space to the right. So, rito, 1, 2, 3, 4. Kaya, 1,234. Ngayon dito, naging 5 na, so 5, nangyayari yan. 5 zeros, 5 space to the right. May apat lang ito, so add tayo ng 0. Dahil mag-move na tayo dito, 1, 2, 3, 4. Ay, may isa pa, so add tayo ng 0. So, ganun lang po yun kadali kapag ka, 0 na yung ating minumultiply o multiple siya ng 10. So, marami pong salamat and may trivia ako sa inyo dahil nakarating kayo dito sa part na ito ng aking video.